Ingredients natin sa ating margok. Ayan. So, mayroon tayong mga dried spices dito. So, mayroon tayong ginger, garlic, tomato, onions, kubos. Ayan. Ready na nakubos ko siya. Ready made kubos. So, mayroon tayong tomato paste, may oil. So, mayroon tayong mga vegetable. Ayan. So, ang vegetable natin is, ayan. Kalabasa, patatas, carrot, pusa. So, ayan. Tapos, ang ating meat o laham. So, ayan, carrot laham. So, ating mga powdered spices. So, ayan, let's go! So, now, mainit na ang ating kaserola na gagamitin. So, lagyan natin siya ng cooking oil. Ayan. So, may tubig. Ayan, may ngayon is, pag magloto ako, ayan, iuna ko po yung, ano, ginger o luya. Ayan. So, luya ang iuna ko. So, pagkatapos, isunod natin yung cinnamon stick, black lemon, cardamom, so, ang ating mga ano cloves, may coriander, may ano black pepper corn. So, ayan. Tapos ang ating bay leaf. Ayan. Pagkatapos ang ating garlic. Ayan. Ganyan po ako. Ayan. So, nagpiti-piti. Kaya nga no, hinugatan ako ang ating mga dried spices. Ayan. May tubig. Gisa-gisa muna ng mga ilang minut. Ayan. So, pagkatapos is inunod ko na ang onion. So, ngayon is ready na ang ating mga panakot. So, ito nang ilunod ang atong meat o carrot. So, tatlong hiwa lang po mga palangga. Kasi tatlo ang pagkainin natin. So, tatlo lang din. Budget. Ayan. So, ibisa-bisa-bisa natin. Ibisa-bisa-bisa. So, ganyan po magluto. So, ganyan. Pag nang ganyan na siya mga palangga, ayan. So, ilunod na natin ang ating kamatis. So, ayan. Ready na yung kamatis po. Na-slice na. Ayan. So, igisa na naman ako siya ng mga ilang minuto. So, ayan. So, hintay-hinta. So, now, ilunod na natin ang ating mga powdered spices. So, meron po tayong, ayan. Ito is black pepper powder. Paprika, cumin powder, Saudi Baharat, mayroon po tayong cardamom, turmeric powder, garlic. So, ito is curry and meat masala. So, mayroon po tayong salt at saka mayroon po tayong Maggi cube. So, ilunod na natin lahat. And so, one half teaspoon po yung ano natin mixture. Ayan. So,
lahat ng dried powder spices nilagay na dito mga palangga. Ayan. So ngayon is maglunod tayo ng tomato paste. Ayan, ubusin natin tong tomato paste. So ano lang to, 75 grams. Gisa-gisa-gisa-gisa ng mga ilang minuto. Ayan, maglunod po tayo ng mainit na tubig. So, kulang pa yung tubig natin. Nagdagan pa ito ng tubig. Lagyan natin ng tubig na hanggang dito sa kaserola natin. So, ayan, kumukulo-kulo na siya ng todo. So, i-adjust na natin ang kanyang fire. So, ilagay natin sa low fire. So, ayan. So, pakuluin natin siya ng 2 oras. Ayan. So, see you later. So, ngayon is tingnan na natin ang ating laham kung okay na ba siya. Ayan. So, nag-reduce na po yung tubig niya. So, malambot na po. O, ayan. So, malambot na ngayon is i-add na natin ating mga gulay. I-add natin na natin mga gulay. So, ayan po yung gulay natin. So, bell pepper. Squash po kalabasa. So, mayroon pa yung tayong susini. Ayan. So, tatawag lang kas. Ito is patatas o batata in Arabic. So, ayan, carrots o, ano to, nakalimutan ko Arabic niya. So, ayan. So, palutuin na naman natin to pagkatapos pag malambot na yan siya. Ilagay na naman natin yung kubos na pang maragok. Ayan, so. Now, i-check na naman natin ang ating gulay kung ano na ba siya lambot na. So, hindi pa. Kulang pa ng mga ilang minuto. So, now, ilunod na natin ang ating kubos. Ayan. So, ito na po yung kubos na gagamitin natin. So, hindi na po tayo gumagawa ng, hindi na po tayo nagmasa. May ready-made na. So, ready to cook. So, ayan. So, ganito lang siya. Ayan. So, ang nipis pala. Ayan. So, tanggalin natin siya isa-isa mga palangga. Ayan. Ay, nako, nasira. Ayan po siya, nasira. Nasira, ayan. So, ilunod po natin ganito sa ating. Ayan. So, ganyan lang po siya mga palangga. Pakuluin, pakuluin, pakuluin. Ayan. So, next is, kuha na naman tayo ng isa. Ilagay kasi ito sa freezer mga palangga kaya ganito. Lunod, lunod, lunod. Ayan. So, malaki yung kubos. So, pakuluin naman siya ng magpakuluin. Ayan. So, dagdag na naman tayo. Ayan.
ubusin na lang natin siya paglagay dito mga palanggay. Iubos na lang natin yung isang pack, limang piece, piraso lang pala siya. So, ayan. Okay. So, ngayon, i-stack pa natin siya. Ayan. Para maluko. So, ito na po nangyari sa ating margog. Ayan. So, i-mix na natin siya. Ayan. So, more lata pa siya. More lata. Ayan. So, si Katabang is nagluto ng fried chicken kasi ayaw ni Katabang nito magkain. So, ngayon is luto na siya. So, lagyan natin sa ibabaw ng diced onion. Ayan. So, ready to eat. So, ayan na po siya. Ang ating margo. Ready to eat.